Hello sa mga viewers and listeners natin. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated pa rin kayo sa mga stories natin. Chapter 5 of Please Don't Go Story. Awi's Point of View. Useless! Papatayin ka namin. Bukas ka na ulit makakalabas. Wala kang kwenta. Umalis ka na! Wag! No! Bakit lagi nalang ganito? Napamulat ako bigla nang dahil sa panaginip ko. Napahawak ako sa dibdib ko at napansin kong mabilis ang pagtibok ng puso ko. Halos pawisan na ako. At teka, di ganito ang kwarto ko ah. Hindi ganito kaliwanag ang kwarto ko at wala din kagamit-gamit. Dahil nagtaka ako, tumingin-tingin ako at napansin kong ang isang lalaking nakaupo sa sahig habang ang ulo niya ay nakapatong sa higaan. Sino to? Pinisil-pisil ko ang kanyang pisngi hanggang sa nagising ko siya at nang magkatinginan kami, ah! Sabay kaming napasigaw. Sino ka? Tanong ko. Pero nang nagkatinginan na kami, para siyang familiar sa akin. Ah, gising ka na pala, Awi. Bungad niya sa akin na akin namang ikinagulat. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Paano mo nalaman ang name ko? At nasaan ako? Tanong ko. Wala na akong ibang gustong sabihin at itanong kundi yan. Bago siya sumagot, napatawa siya. Di mo ako naaalala? Ako si Shero Vane, yung nakilala mo sa park. Paliwanag niya sa akin. Shero Vane? Sounds familiar. Ah, oo, naalala ko na. Nasaan pala ako? Tanong ko ulit. Ah, kwarto ko at saka huwag kang mag-alala. Di kami masasamang tao. Pero ako, gago ako. Sambit nito. Dahilan para nanlaki ang mata ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi nakita ko ang orasan nila. 12:31 AM? Napatingin ako agad sa bintana at totoo nga, madilim pa lang. Bakit? Tanong niya sa akin. Hinahanap ka ba ng parents mo? Kung gusto mo, hatid kita. Sambit ni Shero. Pero sa halip na umuot, tumanggi ako. Ikukulong din lang naman ako ni Mama. Baka mas malala pa ang gagawin niya pag nalaman niyang sobrang late na akong umuwi. Itinaas ko ang aking paa at niyakap ito't napapikit. Di ko na malayang tumulo na pala ang mga luha ko. Gutom ka na ba? Tanong sa akin ni Shero. Tumango naman ako. Ramdam kong tumayo siya at nagtungo sa pinto ng kanyang kwarto. Pero bago pa man siya bumaba, nagsalita siya. You wait. Magpapainit ako ng porridge para sa'yo. Sambit nito, kaya naman inimulat ko agad ang aking mata. Ngunit wala na siya sa pinto. Napapikit ako ulit. Bigla na lang pumasok sa isip ko. Wala akong marinig kundi, achoo! Inimulat ko kaagad ang aking mata at laking gulat kong nakatitig sa akin ng isang lalaki nakahiga sa isang double deck sa tabi ng pinto. Wala sa isip kong may isa pa palang taong natutulog dito. Sino ka? Nauutal kong tanong. Kanina pa ba kaya siya dyan? O nung pumikit ako, saktong dumating siya. Di mo na ako maalala? Ako si Ichiho Vane, yung sumasakal sa ugok na yun sa park noon. Paliwanag niya. Naalala ko naman kung sino siya. Tumango ako, bigla naman siyang umupo. Gwapo niya, no? Sambit ni Ichiho. Ah, sino po? Tanong ko. Natawa naman siya. Don't use po. Di ko sanay para naman kasi akong matanda pagka ganun. Sabi ni Ichiho, kaya napangiti na lang ako. Ewan ko ba, gusto kong tumawa pero di eh. Mukha ka naman talagang matanda. Biglang sumagot si Shero na may dalang isang bowl ng porridge. Gago! Napamura tuloy yung isa. Na makalapit na sa akin si Shero, inabot niya sa akin ang kutsara at yung porridge na pinainit niya. Thank you. Pasalamat ko. Don't mention it. Sambit niya, kaya naman nagsimula na akong sumubo. Napakasarap naman at sa wakas, for the first time in the 4th straight days, nawala akong kinain. Bigla naman akong natigilan sa pagsubo nang napatingin ako sa kanila. Grabe sila makatitig sa akin. May problema po. Problema ba? Munti ko namang ginamit ang po. Matapos kong magsalita, bigla naman silang tumingin agad sa iba. Sorry. Paghingi ng tawad sa akin ni Shero habang nagkakamutliig. Wala yun. Sagot ko. Patuloy lang akong kumain.
Habang yung dalawa naman nagbubulungan, kaya naman kinabahan ako. At sa wakas, ubos ko na din ang porridge. Ako naman din, biglang tumayo si Ichiho. Kukuha kong tubig para sayo, dagdag pa nito sabay kindat. Dalian mo, mabubulunan si Awi ganda niyan, sigaw naman ni Shero. Oo na, sigaw naman pabalik nung isa, sabay ko maripas na ng takbo para kumuha ng tubig. Nung makaalis na si Ichiho, napatingin naman ako kay Shero at ganon din siya. Awi Dairil, pangalan ko para di mo ako tawaging Awi ganda. Di ako sanay pero thank you dahil pinangalan mo ako ng Awi ganda. Ani ko ng sobrang hinhin. Pansin ko mumisi siya. Nga pala, ano pinag-usapan niyo ni Kuya? Tanong niya. Wala naman, sagot ko at tumango lang siya. Nagpatuloy lang kaming tatlo sa pag-uusap hanggang sa inabot na kami ng umaga. Thank you ulit. Muli ay nagpaalam ako. Nag-wave naman sila ng goodbye sa akin at ganon din ako. Shero's point of view. Nang makaalis na si Awi, agad naman kaming bumalik sa kwarto. Ano pala sinasabi mo kay Awi, Kuya? Tanong ko. Di ko kasi maalis sa isip ko. Naku-curious ako sa pinag-uusapan nila. Masyado ng pinagkakalat ni Kuya ang kagupuhan ko. Ingit na naman kasi yun eh. Wala. Sinasabi ko lang sa kanya, nagwapo ka. Sayang nga eh. Di ko nasabing mas gwapo ako kesa sayo. Sambit ni Kuya, dahilan para matawa ako ng sobra. Buti nga, sambit ko. Pero seryoso Kuya, akin lang yun ah. Get ko, natawa naman siya ulit. Sa akin din yun, di mo pa siya pagmamayari bro. Kagaya nga ng sinabi ko noon, unahan tayo. Sambit ni Kuya, kaya naman di na lang ako nakapagsalita pa. Basta, akin yun. May karugtong pa po. Salamat sa pag-aantay at salamat din sa pagsusuporta at salamat din sa mga nakikinig.